Kaugnay niya, mga kapanayam natin, si Department of Transportation and Communication Secretary June Abaya. Magandang umaga, Secretary Abaya. Ay, magandang umaga, Howie. Magandang umaga kay Kara sa mga tagapaginig po natin. Okay, pangamba po ng mga jeepney driver matapos itong big-time rollback ng mga presyo. Baka naman daw big-time din ang kasunod na price hike. Ano po ang gagawin ng DOTC sakaling mangyari nga ito? Saan price hike yan? Kumakuha. Price hike ng gasolina po. Well, unang-una, no? Ang DOTC ang, hindi po ang DOTC ang ahensyang tumutugon sa langis. It is a concern of the Department of Energy. Siguro ang relation lang namin dyan is the price is regulated by LTFRB. However, again, this is a deregulated environment, so ang presyo ng langis ay sumasabay lang sa merkado. Pero yung transportation fares po, yun po yung jurisdiction ninyo? Opo, opo. So logically, pag bumaba ang presyo ng gasolina, ang expectation ng ating mamamayan ay bababa rin ang pamasahe. So, syempre, expectation lang yan. So, dun sa pag-adjust ng mga fares, paano nyo binabalanse yung interest ng mga commuters? Siyempre, gusto ng mga commuters ay mababa ang pamasahe. At yung interest po ng mga transportation operators at drivers na gustong itaas naman ang pamasahe pag tumataas din yung presyo ng petrolyo. Ano po yung mekanismo ninyo? May mga bago ba kayong ginagawa para tansyahin yung pagbalanse ng mga interest na to? Well, admittedly, no, hindi pa namin naupuan ang LTFRB dahil malawakan ng kanilang operasyon. Yung mekanismo, no, hindi pa na-explain sa akin. So, siguro wala namang pagbabago dyan. Patuloy na kumbaga parang naghahatakan sa tug of war yan dahil ang gusto ng mamamayan, mababa ang kanilang ipinabayad na pamasahe. Samantalang yung operator ng jeepney at ng jeepney driver ay gusto ring pumita. So naghahatakan yan sa magkabilang pwesto at ang obligasyon ng pamahalaan ay balansin ito palagi. Okay, Mr. Secretary, naumpisa na po ng DOTC ang off-plan ligtas biyahe, UNDAS 2012. Ano-ano ba ang mga pangunahing tinututukan ng department kaugnay ng pagbiyahe ng ating mga kababayan sa UNDAS? Well, lahat ng paraan ng pumiyahe ay ating pong tinututukan under po ang ng DOTC yung sa maritime environment. So, nandiyan po ang Coast Guard, nandiyan po ang Marina, nandiyan po ang PPD na siyang nag-monitor at nagpapatakbo ng ating mga ports. Sa panghimpapawid naman ay nandiyan ang MIAA, yung iba pang mga airports po natin. Ang CAF ay nagbabantay din. Samantala sa lupa ay TRB, kung tollways ang pag-uusapan natin, at yung ating railway, MRT3, LRT1, and LRT2. Yeah. Ang common dito ay siguraduhin na maayos, ligtas, efficient, at magkakapagservisyo sa taong bayan itong panahon ito na in-anticipate natin marami ang gagalaw. So, nagtayo po tayo ng mga help desk dahil marami pa rin dyan na bagamat taon-taon nangyari ito ay baka first-time travelers o expectedly hindi maging smooth ang kanilang pagbiyahe. So, may extended help desk po tayo dyan para tulungan ang mga pagbiyahe po tayo mga kaibigan kung, at mamamayan na kung kailangan ng assistance ay nandyan po sila. Iba po ay naglagay po tayo ng nag-activate tayo ng action center sa DOTC. Ang hotlines po natin ay nakalahad para kung hindi man matugunan ng help desk po natin ay nandyan po ang DOTC hotline para tugunan ng reklamo, problema o anumang rekomendasyon na pwede po dyan. Ang Coast Guard ay naka-alert. Patuloy ang polisiya. Nakita po natin ang pagpapalakad nila. Dahil ditong bagyong Ophel, malinaw po yung polisiya pag may storm signal ay walang babiyahe, kaya very limited ang bumiyahe. Yun lang kasama ng polisiyang ito ay maraming may stranded, maraming maging frustrated, maraming iinit ang ulo. Pero
mahalaga pa rin ang kaligtasan nila. Yung pagpapalamig ng ulo ay nangyayari pagkatapos na lamang. Sa marina ay may preparasyon din para siguraduhin na kung magkulang ang mga barko ay madali po nilang may deploy ang mga karagdagang barko ng mga ship owners, ganun din sa LTFRB, ganun din mga special permit. Pag magkulang ang boost, may ilan ay nag-apply ng special permit para kaagaran nilang ma-deploy pag may kakulangan sa boost po natin. Yeah. Mr. Secretary, speaking of railways, kaugnay naman ang pag-discarail na tren sa Sariaya, Quezon. Kumusta na ang inyong investigasyon ng insidente? Well, kausap po namin nung Sabado ng umaga, yung si General Manager Regrario, kinaliwanag niya yung nangyari at sinabi ko kaagad na magpadala ng initial investigation report, yung final, hayang sumunod na lamang. But mahalaga yung magpadala siya ng pictures dahil limited yung nakikita natin. At dito, nakikita ko sa TV ngayon, yung pinapakita ninyo, halos nakatukod o nakahang yung bahagi ng tren. So, ang tinanong ko sa kanya, paano ba dapat ang ginawa natin para ma-prevent itong pangyayaring ito? Medyo mahirap dahil landslide din ito o gumuho. In fact, gumuho yung ilalim ng riles nung dumaan lang yung tren. Kaya nakatawid yung dalawa o tatlong car. At yung naiwan ay hindi pa nakatawid nung tulay. Ang malino na polisiya ay sinabi ko na dati kasi pag storm signal number 2 ay pinagbabawal nila kaagad. Yung pag storm signal number 1, pwede pa, depende sa investigasyon at diskresyon ng mga engineers sa baba. Sabi ko, kalimutan na natin yan. Tingko mag-air tayo on safety, nakatulad din sa dagat. Pag storm signal number 1, maski araw pang nakikita nyo dyan, basta itinaas, ay wala nang babiyahe. At pag-aaralan pa namin kung paano pang sistema para magamit ang unang-una yung precipitation data na galing sa PAGASA na paghabagat ang dumating, walang storm signal, pero malakas ang ulan, and then dapat may sistema rin doon. May malinaw na polisiya para standard at malinaw yung decision making kesa yung binibigay sa diskresyon ng mga nasa ibaba lamang. Ganun din, sabi ko, mag-coordinate tayo sa DNR, malinaw naman yung hazard maps na pinalabas nila, kunin natin pinaka-detalye para itong mga engineers in charge of the stations ay na-appreciate itong hazard maps na to. Alam natin yung threat areas. So, mas bibigyan natin ng pansin yung real threat areas for landslides and yung scourging of riverbank. Yeah, sa ngayon, tuloy pa rin ba ang biyahe ng PNR sa linya ng tren na na-discarail? Hindi po. Kaya, actually, isang linya lang yan. So, yung nakita niyo pong nakaharang ho yan ngayon. So, first of all, ang feeling ko dyan, siguraduhin yung tren niya na hindi babagsak sa ilog. So, may mga kable na silang nilagay dyan. May crane po ang PNR para buhatin yung mga train na yan at malagay sa lupa na safe po siya. So, unfortunately, itong undas, siguro namin sabihin sa ating mamaya na babiyahe via Bicol Express na unfortunately, wala pong service na yan. At roughly 1 month ang kailangan mo po para malift itong train na ito, mag-repair ng bridge at ayusin ang riles po. So 1 month ang suspension ng mga biyahe papuntang Bicol mula Maynila? Opo. Tulad sabi ko, the privilege to travel is always nice but we always have to err on the safety side of passengers. Okay. May update po ba sa mga pag-aayos ng ating international airport sa Maynila? Sa international airport, naiiyawan, no? Una, ang pag-uusap dyan ay tukol sa interior design or aesthetics. Nung inspect, mukhang mas dapat tuganan yung structural defects niya. Nung pumasok ako, may discussion na po dyan ang DOTC at DPWH at ang tanging naging issue dyan ay ano bang gagamitin yung performance-based design o yung code-based design. Nag-usap na kami ni Secretary Singson na decision na ano pa yung performance-based design. May
third-party consultant na ho dyan para evaluate yung proposed approach to the rehab plan. And ang advantage po nitong performance-based design ay una, mas maikli ang oras na gagamitin, mas mura ng konti, pero ang kagandahan ho dito ay hindi ho madidisrupt ang operations ng NAIA habang nire-rehabilitate. Yung code-based design ay kailangan po ng shutting down, if not a portion, but a complete NAIA 1 complex. Kaya kailangan ho natin ng sure, roughly 1 month para tapusin itong assessment, and ang tansya po is mga 18 to 20 months para tapusin ang complete rehab ng NAIA 1. For NAIA 3, hinihintay po namin ang final agreement with Takinaka, yung ating general contractor. Ang report po sa akin, hopefully by the first week of November, mapirmahan ho ito para tugunan niya yung 23 systems nito, and ang sa paglalahad nila ay 1 year po ang kailangan nila para maging fully operational na po ang NAIA 3. Currently, 50% pa lang ang nag-ooperate, so hopefully within a year's time ay 100% na po ang Terminal 3. Kaugnay naman ng Terminal 3, yung NAIA 3, ano, napabalita kasi na hindi pa gumagana yung mga CCTV cameras doon. May update po ba dyan? Dahil siyempre, napaka-importante po sa security ngayon ang mga CCTV camera. Walang report naman sa akin ano, na hindi operational yung CCTV. I'll check on it personally, pero ang clearly na nabanggit na system sa akin na hindi umandar are the loading bridges, the clock systems, the baggage handling systems, and yung iba pa. I-check ko how it yung particular on CCTV. Okay, maraming salamat po. DOTC Secretary June Abaya.